Hindi na kayo mamumroblema sa brownout dahil kung mayroon kayong ganitong power station o solar generator ay napakadabis ito sa mga lugar na palaging brownout at walang kuryente. Yung mga master, na ilagay na rin natin yung battery, ayan. Yeah. Ng solar generator na to at ang kanyang inverter ay ayan po. Napakasulid. Pangalawa na po itong solar generator, ayan. Yung dati ay taga Cotabato ang may-ari, mga master. Ito ay taga Marawi, mga master, ayan. Pero pick up to dito, dadaanan ni sir. So pag pumunta siya ng Maynila, ayan. Yung kanyang battery ay 108 AH 12 volts. Napakasulid, mga master. At bagay na bagay ito sa mga lugar na yung palaging brown out. Kaya tamang-tamang ganitong solar generator. Ayan. So toroidal inverter po ito, mga master. Napakasulid. At ang kanyang ayan, MPPT charge controller, ayan, napakalaki. Ayan. Napakalaki po. 60 ampere po yan, mga master. Tapos ito yung kanyang likod, mga master. Ayan. Ayan, nandito yung breaker. Ayan. Ang problema lang dito, bakit ang nakalagay ay pang AC yung kanyang sa battery. Dapat DC ito. Siguro yung purpose lang nito ay pinaka-switch. Pero dito tama naman, easy breaker, ayan. Dito lang ang hindi, dapat DC ang inilagay dito. So wala tayong magagawa at iyan ang nakalagay na diyan, mga master. Mayroon naman palitan na yan at talagang yan yung inilagay nila. Kaya okay na rin yan, parang pinaka-switch lang ito, mga master, main switch. Pag inangat mo, mabubuhay yung inverter, itong buong solar generator, dahil ma-susupply na siya ng kuryente galing sa battery. So yun lang siguro ang purpose niyan. So dito naman, mga master, yung kanyang dito, ito ang sa input ng solar panel, negative, positive, ayan. Bubuksan lang itong tornilyo na to, ayan, para matanggal ito. At dito sa ibabaw, nandyan yung tornilyo para maluagan, may salpak yung wire galing sa solar panel. Pagdating naman dito, mga master, kung gusto nyo maglagay pa ng extra battery, ayan, dito nyo lang ilalagay din. So angat nyo lang to, tanggalin nyo lang tong tornilyo, ayan, angat nyo to. At nandyan din yung tornilyo dyan, mga master, yung higpitan nya nasa ilalim. Kung gusto nyo maglagay ng extra battery, halimbawa 108 AH ang nakalagay dito, lagyan nyo pa ulit ng 108 AH, ayan, pwedeng-pwede dyan, mga master. Ayan, dapat match din yung kanyang battery na ilalagay nyo, life over din, at saka ganun din ang capacity, 12 volts, 108 AH. So dito naman, mga master, nandito yung easy output, dito ka mag-coconnect galing sa iyong mga outlet. Ayan, o kaya pwede rin dito, mag-ano ka lang ng extension, ayan, para hindi ka na magbaklas dito. At dito naman, mga master, pagka gusto nyong lagyan ng easy input galing sa Meralco para ma-charge yung battery, kapag kalubat na, halimbawa wala kayong solar panel, pwede dito, pwede mag-charge yan sa easy, sa 220. Habang nag-charge yan yung battery, pwede kayong gumamit dito ng 220. Pwede yan, parang UPS style siya, mga master. Kung battery priority naman, mga master, ay pwede nyong solar panel lang siya, ayan, ang mag-charge. Tapos, ayan, ito na yung kanyang easy output, ayan. Pero kung easy priority, ayan, backup lang si battery pagka nag-brown out, ayan. Kapagka battery priority naman, backup lang si Meralco kapagka nalubat si battery, si Meralco ang magsusupply dito. Ayan, para ma-charge yung battery. Ganun lang, mga master, pagka wala kayong solar panel. Pero mas maganda, para makatipid kayo, bumili na lang kayo ng solar panel. Salpak nyo dito. Hanggang 800 watts kaya po ito, mga master. 840 watts. Pasok dyan kasi 60 ampere naman po ang kanyang MPPT charge controller. So, sa ngayon, pwede na dito ang 550 watts kasi tama lang naman yan sa 108 AH na battery.
pwede ka na diyang gumamit habang nagcha-charge si battery kasi mataas naman yung iyong solar panel. Pero kung gusto mo pang magdagdag ng battery, isagad muna hanggang 800 watts. O kaya ang unahin mo, bumili ka muna ng isang 400 watts para sa susunod pagka magdagdag ka ng battery, magdagdag ka na lang uli ng another 400 watts solar panel para match siya. So, ganoon lang po mga master para goods na goods ang inyong ganitong solar generator. Ayan. So maraming salamat mga master. Hanggang dito na lang. Abang po sa mga susunod na upload nating mga video. Paki-like and share ng ating video at syempre papalo na rin kung napadaan ka lang sa channel na to. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga ka-DIY.